live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nilubog ng malawakang pagbaha ang ilat na iba't ibang lugar sa Davao Region. Kaya ang ilang residente, kung hindi na-trap sa kanilang mga bahay, ay na-stranded sa mga daan. Agad naman nagsigawan ng rescue operation ng mga otoridad para sa mga kailangang ilikas. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV One Mindanao. Kent? Mel, kahit na walang bagyo pero grabe pa rin ang perwisyong hatid ng nararanasang mga pag-ulan dito sa ilang lugar sa Davao Region dahil sa shear line. Rumaragas ang baha ang gumulat sa mga residente sa poblasyon Compostela, Davao de Oro matapos ang naranasang malakas na ulan. Pahirapan ang pagtawid ng ilang residente dahil sa malakas na baha. Ang ilan, gumamit na lang ng inflatable bed bilang floating device dahil sa mataas na baha na halos umabot na sa bubong ng bahay. Nastranded naman ang ilang sasakyan sa kalsada dahil sa baha. Hindi rin nakaligtas maging ang mga alagang baboy na nalunod sa baha. Sa lungsod ng Mawab sa Purok 9 poblasyon, halos umabot na sa atip ang baha. Pero may ilang residente pa rin ang nanatili sa kanilang mga bahay at nag-swimming na lang. Ang ibang residente naman, sa barangay Jim pansamantalang nanunuluyan. Si Tatay Rolando, siniguro na ligtas ang kanyang mga alagang aso matapos umapaw ang tubig sa sapa. Aliso kayo si Roy. Nga inani nga, succession nga, silag panahon sa bahap ito, sigbakpit. Nagsagawa naman ng rescue operation ang MDRMO Mawab sa barangay poblasyon, Andili at Sawangan. Nasa 38 na pamilya o 143 na individual ang inilika sa barangay poblasyon. Samantala, nasa 27 na pamilya naman o 107 na individual ang nanunuluyan sa Wilson Condes Elementary School. Nagkaroon din ng rescue operations ang Philippine Coast Guard sa dalawang barangay sa Maco, Davao de Oro. Sa lungsod ng Monte Vista, nalubog na ang palayang ito. Ang mga residente sa lugar, sinakay na lang sa motorbangka para ma-rescue. Alas 3 months kabuntago na ano? Nagsugod niya, wala may nakagawa. Pero ang ilang residente, sinamantala ang pagkakataon na makahuli ng mga palaka at ibon na binayo ng malakas na hangin. Sa Panabo City sa Davao del Norte, nagmistula ring sapa ang kalsada dahil sa walang humpay na pag-ulan. Binaha rin ang mga nakatira sa barangay San Vicente. O nabalaka ko sir, kaya nakamata ko ang kadlaon. As in, yung kusog pa yun sir, pag-abot ang kadlaon, kay akong yun na basig magkasaka yun inoon, basig. Sa Tagum City sa Davao del Norte, gumuho ang portion ng main road sa Purok Lemon, Barangay Pandapan na nagdurugtong papuntang downtown area. Gumuho rin ang portion ng San Pedro Bridge sa Caraga, Davao Oriental dahil dito, na-isolate ang mga nasa Sitio Tubod, Pakahon, Katigod at Boa. Sa Davao City, ilang residente naman ang binaha dahil sa malakas na ulan. Dito sa Purok 5, Barangay San Isidro, Bunawan District, binaha ang ilang kalsada. Sumurag na trauma na miserba. Niya mo gani, karakara dahil may ugkuan, pangsangat sa mong gamit. Sa tala ng CDRRMO, aabot sa 69 na pamilya ang apektado ng pagbaha sa lugar. Mel, sa mga oras na ito, panakanakang pag-ulan ang nararanasan dito sa Compostela, Davao de Oro. Pero mataas pa rin ang level ng tubig sa ilang lugar. Samantala, patuloy naman ang ginagawang assessment ng bawat LGU sa probinsya para malaman ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan ng masamang panahon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Kent Abrigana ng GMA Regional TV One Mindanao. Tila nabalahaw ang protesta ng ilang grupo kontra modernisasyon ng mga jeepney. May mga lalahok na hinarang bago pa umabot sa mga expressway, habang ang mismong protest caravan ay hinarang bago pa makalapit sa Malacanang. At nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Bigi sa mga pupunta ng Maynila sa mga oras ito sa Quiapo halimbawa, pasensya na dahil sarado itong bahaging ito ng Espanya dahil nandito pa rin sa mga oras na ito ang grupong Piston at Manibela dahil inabot na ng gabi yung kanilang kilos protesta laban sa POV Modernization Program. Iginigit kasi nila na makatawid pa rin sila sa mga oras na ito sa Mendola pero hindi pinapayagan yan ng ating kapulisan.
Umagang nagdipon-dipon ang mga miyembro ng Piston at Manibela sa UP Diliman. Ang plano tumulak pa Menjola malapit sa Malacanang para ipahayag ang pagtutol nila sa PUV modernization. Pero ang hinihintay nila mga miyembro ng Manibela mula Cavite at Bulacan hindi na nakarating dahil hindi umano pinalusot sa mga expressway. Naka-hold pa rin kayo. Kinuha ba yung lisensya? Hindi naman, kinuha pa yung lisensya. Kinumpirma ng Philippine National Police na may mga hinarang nga sa checkpoint sa Cavite at hindi pinatawid pa Metro Manila dahil ituturing na out of line o yung nagbabiyahe ng labas sa rutang itinakda para sa hawak nilang prangkisa. Di na sila hinintay ng mga nagpoprotesta na lumarga sa Commonwealth Avenue. Pero maging sila hinarang pagdating sa Welcome Rotonda pa Maynila. Dapat tatawid itong grupo na to dito sa Welcome Rotonda papunta ng Menjola, pero dito pa lamang sa Welcome Rotonda ay hinaharangan na sila. Ang sabi, yung mga kasama ng mga sasakyan, ng mga jeepney na galing sa ibang mga probinsya ay out of line. May mga humarang din sa Espanya Boulevard. Ang planong pagpunta sa Menjola hindi na pinayagan. Halos hindi naman gumalaw ang trapiko matapos silang bumara. Dito na kayo magpayag. Nagbibigay ka namin dito, walang manggugulo sa inyo. Kami wala mo nang aabante ah! Napakarami pa doon eh, napakalayo pa. Ayaw natin na mayroong mga nakasampa doon sa island at ayaw natin na mayroong mga nakakalat pa doon sa may gutter. Nagbigay po kami sir ng 30 minutes, kung sasampa man yan siguro mga 1 hour. Ang pagharang tila patikim sa bantang panguhuli ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga hindi consolidated na jeepney simula February 1. Hanggang katapusan na lamang kasi epektibo ang mga provisional authority nila. Pero sabi ng Piston, tuloy ang pasada ng kanilang mga miyembro dahil wala raw karapatan ng LTFRB na kanselahin ang kanilang prangkisa na galing sa Kongreso. Yung ginagawa ngayon ng LTFRB ay questionable ng Kongreso. Hiningan pa namin ng panig ang LTFRB. Vicky, sa mga oras ito, wala namang problema yung bahagi ng Espanya na papunta ng Quezon City. Kaya lang sarado pa rin ito, nakabara itong mga realista at saka yung mga polis papunta ng Espanya. At inaalam pa natin sa mga otoridad, ganina pa sila nagkakapaan kung lalansagin o hindi ito nakikilos protesta. Nanindigan naman ng LTFRB at DOTR, Department of Transportation, na tuloy pa rin ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Halos 3 pisong taas presyo sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ang inaapilan ng samahan ng mga commercial bakers sa bansa. Suportado yan ang mga bakery na apektado na rin umano ng pagmahal ng mga sangkap gaya po ng harina. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa nagmamahal na sangkap, humihirit na ng taas presyo ang field baking sa samahan ng mga commercial bakers sa bansa. 2 pesos hanggang 2 pesos and 50 centavos na taas presyo ang hiling nilang dagdag sa presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ito yung murang alternatibo sa mga commercial bread na saklaw ng SRP Bulletin ng DTI. Sa isang text message, sinabi ng field baking na hinahanda na nila ang ilang datos para isumite sa DTI. Yung usual reason po ay increasing prices of raw materials. Yung iba nga po nagsabi, tumaas daw po ang presyo ng flour. So kami po sa DTI, kung ano man po yung justification nila, bine-verify natin yan using our own market data. Pero ayon sa panaderong Pilipino, samahan naman ng mga community bakeries, may basihan ng hirit na taas presyo. Ang laki na ng panahon na naiwan ang presyo nito to which ang DTI dapat pagbigyan na ito. Hindi naman daw saklaw ng suggested price bulletin ng Department of Trade and Industry ang tinapay sa mga community bakery. Pero meron pa rin daw silang tinututukan. Ang binabantayan po ng DTI pagdating po sa shrinkflation or yung lumiliit yung item or nababawasan yung item pero walang pagbabago sa presyo ay kapag nagiging mapanlin lang ito. Medyo nabibitin naman eh. Kasi maliit na po siya. Hindi na po siya tulad ng dati na mura tapos malaki. Ngayon po, mura po pero maliit na po siya. Makaparami rin po yung gastos mo para lang makakain ka rin po ng maraming para mabusog ka po. Habang tumataas na ang presyo ng tinapay sa ilang mga panideriya, sa bakery na ito dito sa Quezon City, 2 pesos pa rin ang presyo ng kada piraso ng pandesal. Yun nga lang kapansin-pansin na maliit ang size nito, sinliit lang ng itlog kagaya nito. Kahit maliit yan, ma'am, masarap po yan, ma'am. Tapos para ano din, hindi rin mahihirapan yung mamimili. Sa panaderya naman ni Rodel, nagtaas na ng presyo ang ibang tinapay maliban sa pandesal. Mataas na nga ang presyo kasi ng harina.
eh pagtataasan pa namin, di baka hindi naman din mabili yung paninda namin. Eh yan lang din naman kaya ng tao eh. Pero may ilang bakery na tuluyan na nagtaas ng presyo kapalit ng mas pinalaki at mas pinabigat na tinapay. 5 pesos po, medyo malalaki naman po siya. Tsaka hindi po biro yung mga ingredients po ngayon, ang mahal po talaga. Kaya ganun po. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Oras. Pinatawag po ng China ang ambassador ng Pilipinas matapos batiin ni Pangulong Marcos ang bagong halal na pangulo ng Taiwan. Sabi po ng China, malubhang paglabag ito sa One China Policy na kinikilala ng Pilipinas. Tinutukan po yan ni JP Soriano. Matapos magwagi ni Lai Ching-te sa presidential elections ng Taiwan, isa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumati. Sabi ng Pangulo, umaasa raw ang Pilipinas ng mas malapit na ugnayan sa Taiwan at pagpapalakas ng mutual interest ng Taiwan sa Pilipinas. Nagpasalamat naman si Lai kay Marcos. Pero matapos nito, sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, pinatawag ng Chinese Foreign Ministry ang ating ambassador sa China na si Jaime Flor Cruz. Pinagpapaliwanag umano siya sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Foreign Affairs at ang Malacanang. Bukod kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga bumati sa President-elect ng Taiwan ay sina U.S. Secretary of State Anthony Blinken, British Foreign Secretary David Cameron, pati ang mga foreign ministers ng Japan at Singapore. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, kinundena at tinututulan ng anyay maling gawain ng mga bansang bumati sa bagong leader ng Taiwan na paglabag daw sa One China Policy. Naghain na raw sila ng mga serious demarche na paraan ng pag-iit sa opisyal na posisyon o kagustuhan ng isang bansa. Ang One China Policy ay pulisiyang kinikilala ng maraming bansa sa mundo, kabilang na ang Pilipinas, na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya ng China. At bilang pagtalima dito, walang diplomatic relations ang Pilipinas sa Taiwan, kaya walang Philippine Embassy doon. At ang meron lamang ay ang mga economic at cultural offices. Paliwanag ng DFA sa kanilang pahayag, ang pagbati ni Marcos ay paraan daw ng Pangulo na magpasalamat sa Taiwan sa pagtanggap at pangangalaga sa halos 200,000 OFW sa Taiwan. Sabi ng DFA, patuloy daw na kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy. Tingin naman ng kasalukuyang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. The congratulation came before he could assume as president. Hindi pa siya presidente. So there is no violation of the One China Policy. Diba? Oo. Diba? If we look at it from a strictly point of view, hindi pa presidente yung dinik niya. So there is no violation. It's a safe gesture. Kasi naman, in every contest, may nananalo. And usually, yung nanalo, agad-agad nakakatanggap ng kadami-daming congratulations. Pero para sa isang international relations expert, tiyak daw na aalmahan ito ng China. Direkta man itong sabihin sa Pilipinas o hindi? China is watching us very, very closely. You know, it was dumbfounded when the president shifted to the U.S. when they thought that the President Marcos was their candidate, right, in 2022. So it is still a puzzle to them, and they don't like the visit of Kamala Harris. They don't like the visit of Blinken. They don't like the visit of Nancy Pelosi. And they don't like the fact that we are sort of it's a partnership, or at least appear to be partnering with Taiwan. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Sa bagong pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ngayong araw, sinabi niyang ang mga pahayag ni Marcos ay malubhang paglabag sa One China Policy, pagsalungat sa political commitments ng Pilipinas sa China, at panghihimasok sa usaping panloob ng China. Sabi pa niya, huwag daw maglaro ng apoy ang Pilipinas at tumigil sa maling mga salita at kilos kaugnay sa mga isyu ng Taiwan. Pinayuhan pa niya si Marcos na magbasa at unawain ng tama ang kasaysayan ng isyu ng Taiwan upang sumapit sa tamang konklusyon.
wala pa pong tugon dito ang Malacañang. Sinampakan ng reklamo ang isang lalaking makailang beses nang nabidyohan na galit na nakikipagtalo sa kapwa niya motorista. Ang kanyang paliwanag kung bakit siya nang gagalaiti sa kalsada, ikinuwento niya sa panayam ni June Veneracion. Ano problema mo, boss? Ano nga? Sa tatlong away kalsadang viral na, iisa lang ang lalaking lumalapit sa mga nagbibideo. Mali ka na nga yung pipilit mo. Sagot! Saan ka magpasensya na? Sagot! O, pasensya na. Sagot! Pasensya na ka ako. Kung nakamali ako, wala. Ang layo-layo naman, bro. Samagot ka muna. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na kung mabilis. Lahat yan ay nangyari sa halos iisang area sa Quezon City sa loob lang ng halos dalawang linggo. Pag-amin ng lalaking na videohan pero hindi namin ipapakita ang muka dahil sa problema sa kalusugan. Nahihirapan siyang kontrolin ang kanyang galit dahil sa kanyang health condition. Maraming away para sa kalsada ang kanyang nasangkutan na walang video. Alam mo ba na bago yung video na yan, ismuntikan na ako mapatay ng mga meron dahil lang din sa nagalit ako sa isang motorist na nag-cut sa akin. I was almost killed. Pero nanindigan siyang may batayan ang kanyang mga galit at mali ang kanyang mga kinumpronta. Kaya ako nagaganon is, una, giningit-git nila ako. Or it's either, nasa fast lane ako, tapos bigla silang gaganon, hindi man lang nagsisignal. Pang self-defense lang daw ang expandable baton na hawak-hawak niya sa ilang video ng kumprontasyon. Panakot lang naman yun. I don't intend to use it. Nakausap ko rin ang ina ng suspect na nahihirapan raw dahil sa dami ng gulo na kinasangkutan ng anak na balak niyang ipasok sa pagamutan. Mas maganda lang kung nasa loob siya kay may pagkakataon na gumaling siya kaysa dito sa labas pag-alagala siya. O pwede siyang makasakit, pwede siyang mapatay pa. Nagsampa naman ng reklamong unjust vexation at life threat ang driver na nakaalitan ng suspect noong January 11. Kasi dito ako nakakaso kasi para matagal ang lisensya at saka hindi siya makadisplay sa ibang tao na kasi abala talaga. Yung ginawa ng pagigit sa akin, hindi ba threat yun? Sabi ng LTO, napakalinaw at tibay ng mga hawak nilang ebidensya ang mga video ng road rage incident. Yung ugali niya, sir, no, yung character, attitude, at saka yung discipline niya sa daan, hindi karapat-dapat siya magmaneo na. Delikado na. Oo. Bukas ay inaasahang haharap sa hearing ng Land Transportation Office ang suspect at isa sa mga parusang posibleng inirekomenda ng panel laban sa kanya ay ang perpetual revocation ng kanyang driver's license. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Dahil po sa frost o andap dulot ng tumitinding lamig, inagahan ng ilang magsasaka sa Benguet ang pag-aani ng mga apektadong gulay. Nakatutok live si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Russell. Vicky, kasabay ng paglamig pa ng temperatura dito sa Atok Benguet, ang problema naman ng ilang magsasaka sa pagtama ng frost o andap sa kanilang mga pananim na gulay. Ang diskarte naman ng ilang magsasaka ay mag-harvest ng maaga, basta masigurong hindi sila babaratin sa presyo. Nakangangatog na lamig ang gumising sa mga taga-barangay Paway, Atok, Benguet. Bumaba kasi sa 13 degrees Celsius ang temperatura pero tiniis yan ng mga magsasaka na maagang nag-ani ng mga tanim na repolyo. Mas mabuti na raw na maagang mag-ani para hindi tuluyang masira ng andap o frost ang nasa 15 toneladang repolyo na kanilang nakuha. Pag hindi mo i-harvest ito, masisira. Kaya kailangan harvestin. Kahit mababa ang gulay. Di gaya ng tuneto niladang pananim na Chinese cabbage na hindi na naisalba kaya lugi sa ipinuhunan. Paliwanag ng mga residente o yung mga magsasaka, hindi raw sila nakapag-ani noong nakaraang linggo dahil bumagsak sa 3 hanggang 4 pesos ang presyo ng Chinese cabbage. Hinihintay raw kasi nilang mataas ang presyo ng Chinese cabbage para meron naman silang kita kahit na kaunti. Nasira na ito. Kasi na-uber na. At saka walang ulan. Bakit hindi agad inarbes yan ang mga magsasaka? Kasi mababang presyo nun, hindi naman mabinta. Oo. Kasi kapag inarbes nila dun, pupunta lang sa mga hauling, ganun. Pero paglilinaw ng Department of Agriculture Cordillera, harvesting pa rin po ng
ngayon ng mga cabbages, including Chinese cabbages. Hindi naman po siya yung oversupply. Based on the data that we checked doon sa previous year's comparative, hindi naman po siya yung mataas yung volume para sabihin natin na oversupply. Tinutulungan naman daw ang mga magsasaka para mabilis na maibenta ang aning gulay at hindi sila baratin ng mga trader. Naghahanap din daw ang DA ng mga institutional buyer sa iba't ibang probinsya. Nakamonitor na rin ang DA sa epekto ng andap o frost sa mga taniman. Kung may masisira man daw, kaunti lang dahil may diskarte ang mga magsasaka kontra sa epekto ng andap. Vicky, karamihan sa mga magsasaka dito sa Atok Benguet maghapon na nag-harvest ng kanilang mga pananim na gulay. At yan ang latest mula rito sa Atok Benguet. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Pansamantalang inalis sa pwesto ang 6 na pulis habang iniimbestigahan kung may nalabag na protocol sa kanilang pagresponde sa pang-hold up sa isang jeep sa Maynila. Kahit kasi nasa kote na ng mga pulis ang suspect, natakasan pa sila nito kaya nauwi sa pagpapaputok ng baril. Nakatutok si Mari Zumari. Parang eksena lang sa pelikula ang insidenteng ito ng pang-hold up sa loob ng jeep na nangyari sa Maynila nitong Biyernes. Agad na palibutan ng mga pulis ang jeepney matapos si diretso ng alistong tsuper sa tapat ng presinto. May pulis pa ngang armada ng riot shield at pumwesto sa may bintana para sundutin ang suspect. Sabay batuta naman ang isang pulis. May pulis ding nakaabang sa tapat ng pinto ng jeep at tinututukan ng baril ang hold-upper. Pero sa dami nila, nagawa pa silang malusutan ang hold-upper. Kaya pinaputukan na siya ng mga pulis at nagtamo ng tama ng bala sa binti. Napigilan ang kanyang pang-hold-up. Pero paiimbestigahan pa rin ang Manila Police kung may nalabag ang mga rumisponding police. May mga hindi po nasunod doon sa mga provision po ng police operational procedures. Ang tinutukoy rito ni Colonel Fajardo ay kung kailan lang maaaring magpaputok ng baril sa mga responde na malinaw daw sa police protocol. The only time na po pwede mo pong gamitin ang iyong baril para is to protect yourself. Obviously, hindi naman po under threat yung buhay po ng police na rumiresponde. There is no imminent threat against doon sa nagpaputok, at yung pagpapaputok po niya sa maraming tao ay this might create another problem dahil baka po may tamaan. Inalis muna ang 6 na rumesponding pulis sa kanilang pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Maging ang kanilang precinct commander, pinagpapaliwanag din. Posible rin silang sumailalim muli sa training or refresher course at bigyan ng paalala sa tamang pagresponde sa ganitong mga insidente kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 oras. Ultimo botanteng nagbenta ng pirma para po sa charter change ay binabalak sampahan ng reklamo ayon sa isang mambabatas. Ang kapatid naman ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, nangangabang pati porma ng gobyerno e babaguhin ng mga nagsusulong ng tsa-tsa. Ang posibleng motibo sa pagtutok ni Natina Panganiban Perez at Jonathan Andal. Duda ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos na masusunod ang inihaing resolution of both houses number 6 ni Senate President Mig Zubiri na tatlong economic provisions lang ng 1987 Constitution ang gustong baguhin ng mga kapwa niya mambabatas. Tingin niya diversionary tactic lang ito at kalaunay bubuklatin din ang mga political provisions para baguhin ang porma ng ating gobyerno. Maraming nagbabanggit na sa hunot-dulo nito, magpa-parliamentary na tayo. Sino bang gusto mag-prime minister? Yung hindi mananalo bilang Pangulo. Iimbestigahan daw ng senadora ang isiningit umanong 12 billion pesos sa pondo ng COMELEC ngayong taon na tingin niya ay gagamitin sa plebisito para sa charter change o tsa-tsa. Gayon din ang nagpapatuloy pa rin umanong pagbili ng pirma para isulong ang tsa-tsa. Sa Ilocos Region at Calabarzon nga raw, may iba pang ginagamit. Akala ko nga PI is dead on arrival. Bakit nga may mga DPWH na kontraktor na biglang nagpapapirma? Tago muna yung mga congressman sa kasi
city mayor. Kami na muna magpapapirma para hindi masyadong bistado. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng DPWH kaugnay rito. Sabi naman ng isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monson, delikado ang balak ng Kongreso na magsingit sa saligang batas ng mga katagang unless otherwise provided by law, gaya ng balak sa resolusyong inihain ng Senate President. It's a very ingenious and dangerous provision na isisingit nila yon kasi mas madali na mag-pass sila. I was asked once, were there mistakes in the Constitution? Sabi ko, of course. But if we made mistakes, we made two. We overestimated the spirit of EDSA and we underestimated the greed of our politicians. Bumili man o botanteng nagbenta ng pirma para baguhin ang konstitusyon, balak daw sampahan ang reklamong vote buying o vote selling base sa Omnibus Election Code. Yan ayon sa kinatawan ng Albay First District, ang pinaplansya raw ng mga mayor sa kanyang distrito. Pinapahuli rin sa mga pulis ang mga sangkot. Ang magreklamo yung mga ano, magpapile ng complaint yung mga alkalde na binigyan ng pera at sinabi na kailangan na magpapirma sila ng People's Initiative. Turing naman niya sa balak ng liderato ng Senado at Kamara. Declaration of war against the 1987 Constitution has been launched from two fronts. Pero ang palagay ko, ito ay magiging compromise agreement ng House and the Senate. Most probably, it could be brokered by the President. Sa kabila ng utos ng Pangulo na pangunahan ng Senado ang pag-review sa economic provisions ng Konstitusyon, tuloy ang signature campaign ng isang grupo. Meron na umanong required na pirmang katumbas ng 3% ng mga botante sa kada distrito sa Albay, Sorsogon at Catanduanes. Sagot nito sa balak na reklamo ng ilang alkalde. That's part of democratic process. Anybody can file and oppose the movement. And at the same time, kami naman ay hayaan kung meron ng sufficient na pirma, sufficienting pirma, then we will file the same to the Commission on Election for its verification. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. At ako po si Jonathan Andal. Nakatutok kami 24 oras. Sa ating ulat panahon, walang bagyo pero matinding pagbaha ang naranasan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil po yan sa shear line. Maging alerto po mga kapuso dahil magpapatuloy po ang epekto niyan sa bansa. Ang shear line ay bahagi kung saan nagsasalubong ang mainit at malamig na hangin. Nabubuo rito ang makakapal na ulap kaya maulang panahon ang mararanasan sa mga apektadong lugar gaya po ng Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, uulanin pa rin ang malaking bahagi ng Mindanao kasama ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Soccsaryen at Davao Region. May matitinding ulan pa rin kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. May ulan din sa ilang bahagi ng Visayas gaya ng Aklan, Capiz at ilang bahagi ng Negros pati na po ang Samar at Leyte provinces. Mga kalat-kalat at mahihina lang yan, maliban na lang kung magkaka-thunderstorms. Sa mga Tagaluzon, ramdam pa rin ang ihip ng amihan, lalo na sa gabi o madaling araw. Pero posible rin ang ulan sa Cagayan, Quezon at Mimaropa. May malalakas na ulan sa Mindoro provinces, kaya doble ingat po. Hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Apektado rin ng amihan ang ilang baybayin kaya magiging maalon at di pa rin ligtas pumalaot sa malaking bahagi ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas at Mindanao. Kahit patinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha, tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa probinsya. May nangangako pa rin umano ng ayuda. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Kinumpirma ng COMELEC Mandaue City na mahigit 35,000 na pirma na ang inendorso sa kanilang tanggapan mula sa 27 barangay ng lungsod. Lampas na yan sa 7,000 bilang para maabot ang 3% na requirement sa isang distrito. Pero isa sa ilalim pa sa verification process ang mga pirma na gagawin na raw ng COMELEC. And mo na siya among i-certify nga nakadawat ni as to number of pages, number of signatures. Pero later pa na ma-verify kung sakto ba niya mga signatures. Are they registered voters? Authentic ba ang signature? I-verify na mo versus the kanang registration records. Sa Mandaluyong naman, Sabado pa natanggap ni Rachel Galido ang kopya ng petisyong baguhin ang konstitusyon. Leader siya ng isang samahan sa Mandaluyong na hiniling niyang huwag pangalanan at inatasa ng mga nakatataas na magpapirma ng petisyon sa mga miyembro. Pero wala pa siyang nakakalap ni isang lagda. Pinag-aaralan ko pa po siya kung para talaga saan. Tsaka kung tatanggapin ng ibang member ko, kung pipirma sila o hindi. Wala naman po kasing sinabing deadline, walang sinabi na sapilitan. Kaya okay lang po na siguro hawak lang po muna namin. Hanggang sa maging okay siguro yung usapin. Ang petisyon na nakita namin dito sa Mandaluyong City ay katulad din ng mga naunang napabalita. Patungkol ito sa pagboto ng magkasama ng Senado at Kamara para amyendahan ang saligang batas. Pagpapakita ito na patuloy pa rin na umuusad ang People's Initiative. May kopya rin ng petisyong ipinakita sa akin ng isang barangay captain mula sa Angono, Rizal na natanggap daw niya mula sa kanilang lokal na pamahalaan. Kalakip nito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment sa saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa Pangasinan, may mga pinangakuan din umano ng ayuda kapalit ng pagpirma sa pagsang-ayon sa charter change. Yung ayuda hindi siya sinabi as pera or bigas. Ang sabi lang is may ayuda on February 1st week or last week daw ibibigay. Yan din ang intindi ng ilang taga-Sorsogon. Akala ko po para sa ayuda, basta po pinalista lang po yung mga botante sa bahay. O pinalagay po yung mga present number. Sa Davao City nga, may stub pang ibinigay sa ilang hininga ng pirma. Sabi ng mga barangay officials, hindi sila ang nag-utos na mangolekta ng lagda. Ayuda daw to para sa kuan, kanang sa mga tao. Tapos kuan, ipapirma lang niyo. Niyagi, kuhaan may present kuan, voters. Pero akong nabasahan dito, murag lahi manggod. May signature campaign din sa isang barangay sa Iloilo City pero wala umanong pilitan. Kaga gina-explicar man ha, kag nakakita man na isang tao nga nagpirma, kung willing ka, kag kung gusto mo, kag kung ga-support ka, pirmahan. Kung hindi ka man, why man siya pilitay. Maayos naman daw ang paliwanag sa mga nangalap din ng pirma sa Ligaw Albay. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Iniimbestigahan na ng National Commission of Senior Citizens ang bagong patakaran ng isang coffee chain para limitahan ang pwedeng ordering gamit ang senior citizen o PWD card. Ang paglilinaw ng kapihan at apila ng isang resto group sa pagtutok ni Maki Pulido. Natanggap kahapon ng National Council for Disability Affairs ang unang reklamo laban sa pulisiyang ipinatutupad ng Starbucks Philippines. Simula kasi kahapon, magagamit na lang ang PWD Senior Citizens Card at ibang government card para maka-discount sa isang inumin at isang makakain lang kada pagbisita sa kanilang coffee shop. Susulatan po namin for them to correct na kung ano yung mali sa implementation ng batas. Giit ng konseho, ang nasa batas ay walang limitasyon sa pwedeng i-order sa restaurant ng isang PWD o senior citizen basta siya lang ang kakain nito. Pwedeng mag-order uli at lahat ito ay may 20% discount at exemption sa VAT. Nakalagay po yun sa Republic Act 10754 na merong discount. Tulad sa PWD, may 20% discount at VAT exemption din ng mga senior citizen. Discounted pa rin kahit na ang susunod na order, kaya nag-iimbestiga na ang National Commission of Senior Citizens. We are sending our lawyer and we will make the necessary action about this.
Sabi ng Starbucks Philippines, ginagarantiyan nitong magbibigay sila ng diskwento sa lahat ng pagkain at inumin na bibilhin ng mga senior citizen, PWD at iba pang individual na karapat dapat makatanggap nito. Humihingi raw sila ng paumanhin sa kalituhang nangyari. Sabi naman ng grupong Resto PH, kailangan na ring istriktuhan ang pagpapatupad ng batas. Naglipana na raw ang mga pekeng PWD at senior citizen cards o kung di man peke, hindi naman PWD o senior citizen ang may-ari ng card. I've had a customer where as a requirement, he's a pilot, he's supposed to have good vision, and yet may PWD card siya for visual impairment. Very common where 8 people in the table, 10 people in the table, all of them have PWD card. Now, from father to mother, son, daughter, lola, baby, who is a toddler. Kaya sana raw maging stricto ang mga lokal na pamahalaan sa pamimigay ng PWD at senior citizen card, lalo na't sa karanasan daw niya, sinasagot ng mga restaurant ang discount. If it were a case where the 20% discount is chargeable against taxes in 20%, then that's not a problem. But we were able to claim less than 2%. Kaya pinaiimbestigahan na ng House Speaker di lang ang umano'y hindi pagbibigay ng tamang diskwento, kundi pati ang posibleng pang-aabuso ng ilan sa mga pribilehyo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. All out na ang trading ng new generation of Sangres para sa inaabangang Kapuso Epic Series, Encantadia Chronicles Sangre. At sa gitna niyan, nagpaalala ng GMA Entertainment Group kaugnay sa mga kumakalat online na peking auditions para sa series. Makichika kay Aubrey Carampel. Sangre mode on! Sina Bianca Umali, Kelvin Miranda at Faith Da Silva na back to wushu training bilang paghahanda sa upcoming Kapuso Epic Series na Encantadia Chronicles Sangre. Last year pa raw nila sinimulan ang iba't ibang training sa mga gagawing fight scenes. Masaya kasi may bond din siya for all of us. Kasi tulad nito, pare-parehas kaming na-challenge, pare-parehas kaming pinagtutuunan namin ng pansin yung bawat move. And I think it makes the connection better. Iba talaga pala yung feeling ng wushu. Kasi the way na i-extend mo yung body mo with control and power at the same time. Kailangan talaga ano yung galaw eh, broad. So yung wushu na movement, parang ano siya eh, yun yung nababagay na stance para sa aming mga sangre. Kasama rin nilang mag-train ang iba pang cast na sina Shubi Etrata at Bianca Manalo, nagagagaling lang ng bakasyon. Ibang klase yung fight training, yung talagang Team Philippines yung nagtitrain sa amin, di ba? So nakaka-proud. Kaugnay ng upcoming Kapuso Epic Series, nagbabala naman ang cast at produksyon tungkol sa umano'y kumakalat na post sa social media na open auditions para sa show. Sa kanilang opisyal na pahayag, kinukundi na ng GMA Entertainment Group ang mga nasa likod ng mga kumakalat na fake audition para sa Encantadia Chronicles Sangre. Hindi otorisadong ginagamit ng mga umano'y scammer ang pangalan ng GMA Network para makapangalap ng pera o mga larawan. Ipinaaalam sa publiko na walang nagaganap na audition para sa serye. At anumang official announcement ay manggagaling lang sa mga official social media account ng GMA. Napakarami po ang nabibiktima ng mga posts na ito, ng mga fake news na ito tungkol sa aming open auditions. Sana po maging mas maingat po tayo, wag po tayo agad-agad magbibigay ng personal information, wag po tayo agad-agad kakagat sa mga sinasabi nila at wag tayo pupunta kung saan-saan. Samantala, ayon kay Bianca, road to recovery na ang boyfriend na si Ruru Madrid na sinamahan daw niya sa ospital nitong weekend. He is currently resting because he was advised by his doctor to rest. But rest assured, everything is okay with Rue. Kailangan lang niya talagang huwag gumalaw at huwag mag-isip. Ibigay muna ni Sandete. Yes, kay Black Rider. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga Kapuso, may buena manong parangal para po sa taong 2024 ang ilang programa at proyekto ng GMA Integrated News sa 20th Philippine Quill Awards. Kasama riyan ang flagship newscast ng GMA Network, ang inyong 24 oras para sa istoryang Sinking Cities.
Tinalakay nito ang mga lugar sa Pilipinas na nanganganib maglaho o malubog dahil sa epekto ng nagbabagong klima. Panalo rin po ang saksi para naman sa ulat na Importance of Sierra Madre. Kinilala rin ang Sounds and Stories of the Philippines at Kapuso ng Kalikasan. Taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong suporta at makakaasa kayong ipagpapatuloy namin ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Muli, maraming salamat mga Kapuso. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.